Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinasama din natin sa banal na misang ito ang misa pasalamat ni Nestor and Myra Garcia. Mga minamahal ko mga kapatid, nanawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at alamin ang ating mga pagkukulang, ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkakahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lawa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking paghuhulam. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami na kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, at ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa duktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisinda. Sabihin mo sa Huda, narito ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ng gantimpala sa mga hiniran, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa kanya sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama at nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong paghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo sa mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah,
daan ng poong nariyan na. Tuwir itihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihat ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at babinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkait, balang at pulopokyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na, kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan ko kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay nagsisimula sa isang panawagan. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo na anak ng Diyos. Pagkatapos ay agad itong nagsalita tungkol sa sugo ng Diyos na si Juan Bautista. Ang mabuting balita ay nangangailangan ng mga mensahero. Hindi ito maabot ng mga tao kung walang mga mensahero o tagapagpadala ng balita. Kaya nga sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sinabi ni San Pablo, paano sila makarinig kung walang sinuman ang mangaral? At paano makapagpangaral ang mga tao kung hindi sila sinugo? Si Juan Bautista ay sugo ng Diyos.
upang ituro sa mga tao na siya ay darating. Ngayon, si Kristo ay dumating, namatay, at nabuhay mula sa mga patay. Kaya mga kapatid, kailangan pa rin ni Jesucristo ng mga mensahero upang dalhin sa ibang tao, sa lahat ng sulok ng mundo, ang mabuting balita na dinala ni Jesucristo na anak ng Diyos. Sino ang mga mensahero na ipinadala ng Panginoon sa ating mundo ngayon? Maaring ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maging mensahero na tagapagpadala ng mabuting balita sa ang sulok man ng mundo. Lahat tayo na membro ng simbahan, tayong lahat ay sinugo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa buong sulok ng mundo. Ang bawat isa ay sugo ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging apostol ni Kristo. Itinuro ng Vatican Council II na ang bawat Kristiyano ay itinilaga bilang apostolado ni Kristo sa pamamagitan ng binyag at kumpil. Ang tawag sa mga Kristiyano ay isang bokasyon sa apostolado. Kaya lahat tayong bininyagan, lahat tayong nakatangkap ng kumpil, tayong lahat ay mga apostolado ni Kristo at tinawag tayong lahat na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Bawat Kristiyano ay itinawag at ipinadala upang ipahayag ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Bagamat si Juan Bautista dumating bago si Kristo, ay nabuhay ng higit 20,000 taon pagkatapos ni Kristo, si San Juan at tayo ay may katulad na misyon. Anong misyon? Ang misyon na sinimulan ni Juan Bautista na dapat nating ihanda ang daan ng Panginoon. Nais ng Diyos na dumating siya sa buhay ng bawat tao. Ngunit madalas hindi handa ang mga tao na tanggapin ang ating Panginoong Diyos. Kaya katulad ni Juan Bautista, lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa isang misyon. Anong misyon na iyan? Sinabi ko kasanina, upang ihanda ang daanan ng Panginoon. Ihanda ang puso ng bawat isa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ihanda ang puso at isipan ng Diyos upang muli siyang tanggapin sa kanyang muling pagbabalik. Kaya naman, kailangan natin paano natin ihanda ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay at sa pamamagitan
ng ating mga pananalita. Ihanda natin sila sa pagtanggap sa Kanya sa darating upang ang bawat isa, upang lahat tayo ay maligtas. Upang ihanda ang daanan ng Panginoon, sabi nga sa pag-ibanghelyo, dapat nating ituwid ang landas. Dapat nating ituwid ang kaniyang mga landas. Ang daan ng Panginoon, ituwid natin ang landas ng Panginoon sa ating mga puso na nabahiran na ng baluktot na mga landas ng daan. Dapat nating ihanda ang puso ng bawat isa na nanabahiran na ng dumi, dulot ng kasalanan. Mga kapatid, maraming baluktot sa ating lipunan. Isang pangunahing kabuktotan ng mga tao ay ang paghihiwalay ng mag-asawa, ang pagkasira ng mag-asawa, ang pagkasira ng bawat pamilya. Isang kabuktutan ang nangyayari sa ating lipunan at ang nangyayari sa ating simbahan. Ang mga tao ay nagsisimba. Ngunit patuloy pa rin na namumuhay na parang wala ang Diyos. Marami tao ang nagsisimba. Pero mas pinipili pa rin ng mga tao ang pumunta sa manghuhula. Maraming tao ang nagsisimba at naniniwala sa poong Hesus Nazareno. Pero marami pa rin sa atin ang pumupunta sa mga albularyo at nagpapagamot. Tandaan natin, sa paghanda natin ng ating puso at isipan, dapat ituon natin sa ating Panginoon ang ating paniniwala. Dahil tanging Diyos lamang, tanging ang puong Hesus Nazareno lamang ang may kapangyarihan magpagaling. Tanging ang puong Hesus Nazareno lamang ay may kapangyarihan na gumawa ng himala at pagpapala sa ating buhay. Isa pang kabuktutan ang nangyayari sa atin sa loob ng simbahan. Tayo ay nagsisimba. Tayo ay naglilingkod. Pero kung minsan, tayo rin ay nakakasira ng ating kapwa. Tayo rin mismo na malapit sa simbahan ang siyang unang nagkukondina sa ating kapwa. Tayo rin kung minsan ang dahilan ng pagkasira ng pananampalataya ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa ating paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoon, pilitin nating ituwid hindi lamang ang puso ng ibang tao, kundi simulan natin ituwid ang ating mga pagkakamali sa ating sarili. Linisin natin ang ating sarili. Linisin natin, tulungan din natin na linisin ang kasalanan ng kapwa natin. Si San Juan Bautista ay namuhay ng iba
sa mundo. Si Juan Bautista ay namuhay sa mundo na kakaiba sa kalakaran ng mundo. Gayon din tayo mga kapatid, tayo din ay tinawag ng Diyos na iayon natin ang ating mga sarili hindi sa mundong ito, kundi sa mundo na kasama, na kapiling natin ang Diyos. Ihanda natin ang daan ng Panginoon at hilingin natin ang Panginoon na baguhin tayo. Baguhin tayo sa isip, sa puso, at salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda, nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista ang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinangalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangong muli sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sariling buhay sa relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming anak.
tagumpay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inaanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong aming mga panalangin at alay, o sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, nawa ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap. Upang pakisamahan kaming matapat, siya'y naging hindi na iba sa amin, upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning, at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kagitaasan. Hosanna, hosanna sa kagitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagada at sinabi,
Tanggapin at ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin at ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming nainlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawal mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maligaya.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish Wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal pong Hesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan lang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala ang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, Lord.
amin. Aral mo aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan kay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.